Mag-install tayo ngayon ng Epic Star TR50 by LED Auxiliary from JC LED. Dito ko siya ikakabit kay Honda Beat kasi ito may crash guard na. Yung kasama kasi niya is pang clamp type yung bracket niya. Pero meron din to alam ko na yung normal na bracket eh. Siguro PM nyo na lang si JC kung order kayo nito para kung clamp type or yung isang type yung gagamitin yung bracket. Ito yung TR50 natin, ayan, 50 watts each, tapos projector type siya. Meron siyang 4 wires, yung isa may ballast, ito yung positive at negative. Tapos ito naman yung controller ng solenoid niya, or yung flap, para bumaba siyang ganun, para ma-activate yung high beam. So, dalawa din yung wires niya, isang positive at isang negative. For comparison, ito yung mini driving lights na gamit ko dati kay Honda Beat. Nagaling din to kay JC. Ito yung una niyang binigay sa akin dati. Ito is 15 watts. Itong gagamitin natin ngayon, 50 watts. So sure ball, sobrang lakas nito pag na-install na natin. Epic Star. So yung sa solenoid wire niya, meron siyang kasama nito. Nakabit lang natin dito. Yan, para may pang-extend yung wire. Tapos yung positive-negative niya, may connector din yan. Ayan. Tapos punta sa ballast. Ito ay kakat ko na lang to. Wala kasi ang connector. Meron naman yung orientation na yun. May slot. Kaya hindi kayo magkakamali ng kabit. Tapos i-screw lang natin para mag-lock siya. Ito yung kasama niyang clamp. Tsaka may mga allen key din. Pwede mong pagpalitin ito kung ano yung kasya sa pagkaklampan mo. Siyempre. Ito kabit ko na muna to dito. So, dalawang to. Tapos sasagad ko lang siya pababa na ganyan. Saktong higpit lang. Hop. Hop. Tapos ito ikabit natin. Tapos stainless lock nut. Hindi natin ihigpitan to kasi ito yung pang-adjust natin ng angle. Yung clamp niya, sukatin naman natin. Ito, hindi siya masyadong fit dito. Palitan natin ng mas manipis. Maganda dito, meron siyang ano, may slot siya dito. Para hindi siya dudulas pag inihigpitan mo na. Shoot na shoot siya dun. Kabila din, meron din. Magkabilang side. Yan, saktong-sakto yung size. Kabit na natin to. Tapos sa kabilang side yung mas malaki. Yan, tapos ito yung pag-iscrewhan niya. Ito yung size ng kasamang dalawang provided na allen key. Ito yung malaki. Tapos yung maliit yung kabila. Ito magdedepende ito sa position ng paglalagyan nyo. Kung saan pinaka okay. Ito yung position na paglalagyan ko kasi dito rin naman nakalagay yung dati kong MDL. Make sure lang na nakasentro. Tapos pwede nyo itungo or itingala. Depende sa pagkakabitan nyo. Tapos ito kontra, tapos sa kabilang side niya yung lock nut, pang higpit. Pero babaguhin ko pa yan para makuha ko yung mas magandang angle. Yung sakto lang nang dinakasilaw. Kabit ko na lang din tong isa dun sa kabila, tapos pakita ko muna sa inyo yung diagram kung paano ko siya iwa-wiring. Ito na yung diagram natin. Ito yung dalawa nating auxiliary lights. Tapos yung 4 wires niya. Tapos SPST relay. High beam wire, ignition wire. Ito yung battery natin. Tapos ito yung switch natin na on off. So yung number 30 ng relay, kukonnect natin yan sa positive ng battery na papadaanin natin sa inline fuse. So may pakita ko sa inyo yung computation kung ilang amperes yung dapat natin ilagay sa inline fuse. Depende sa amtro ng ilalagay natin na accessory. Tapos alin man sa 85 or 86 ng relay, kukonnect natin yan sa normally open ng switch. Yan, normally open. Tapos yung number 85 naman, papuntang body ground or irerekta ko na siya sa negative ng battery. Yung number 87 naman ng relay, kukonnect natin siya sa positive ng auxiliary light natin. Doon sa may ballast. Ito, yung letter B na yan. Tapos yung kabilang side niya, negative. Ito, negative to.
Tapos yung positive naman ng solenoid natin, ito na letter S. Koconnect natin yan sa high beam wire natin. So sa case ni Honda Beat, positive trigger yung high beam wire niya. So yung kabilang side niya na negative is papunta ng body ground. Tapos yung last na ikakabit natin is yung common ng on-off switch natin. Ikakabit natin siya sa ignition or accessory wire via fuse stop. Ang mangyayari ngayon dyan, kapag in-on natin yung switch, yung ignition na power pupunta rito, tapos matitrigger niya yung relay na mayroong coil, may coil yung relay. Pag nag-power up yung coil, etong number 30 ng relay magkakaroon ng connection dito sa number 87. Kaya magkakaroon ng power ngayon tong auxiliary light natin na nakakonect dito sa positive ng ballast. So ilaw na siya. Ngayon, para matrigger naman natin yung high beam or yung solenoid, yung flap niya na bumababa kasi yan na ganyan para mag-activate yung high beam. I-on naman natin yung high beam. Kaya tayo nag-tap sa high beam wire. Kasi kailangan niya pasukan ng positive or ng power. Pag pindot natin yung high beam, mag-activate yung solenoid ngayon. Kaya mag-high beam na itong auxiliary light natin. Ngayon, paano naman kapag negative trigger yung high beam natin? Kasi mayroong mga ganong motor, kagaya ni Honda Click tsaka ni ADV-160. Negative trigger siya. Hindi kagaya ni Beat na positive trigger. Gagawin natin dyan, i-convert natin yung negative trigger para maging positive trigger siya. Para ma-convert natin, gagamitan natin siya ng relay. So itong number 30, i-connect natin sa positive ng battery na may inline fuse din. Tapos yung number 85 or 86, kahit alin man dyan, yung isang side i-connect natin sa ignition or accessory wire. Tapos yung 86, i-connect naman natin siya dun sa high beam wire natin na negative trigger. Tapos yung number 87, i-connect natin siya dun sa positive ng solenoid. Yung trigger ng high beam nitong auxiliary natin. Tapos yung kabilang side niya, negative or rekta sa negative ng battery. Ang mangyayari dyan, kapag pinindot natin yung high beam, matitrigger yung relay natin kasi yung isang side niya nakakabit sa ignition or 12 volts. So may energize yung coil. Kailangan kasi ng relay ng positive at negative para mag-trigger yung coil. So ngayon, yung number 30, magkoconnect yan dito sa 87, tapos matitrigger na niya yung solenoid natin or yung flap. Ma-activate na natin yung high beam kapag negative trigger yung high beam wire natin. Ngayon, yung sa inline fuse naman, para malaman natin kung ilang amperes yung gagamitin natin, kukompute natin yan gamit yung Ohm's law. So ito yung formula natin, wattage divided by voltage. Itong TR50 is 50 watts each, so 100. Watts, di-divide natin siya sa voltage which is yung battery, so 12 volts. Kapag di-divide natin yan is 8.3. Tapos ang rule of thumb dapat, imamultiply mo siya sa 1.5. So pag minultiply mo siya, magiging siyang 12.5. Kung meron kayong mahanap na 12.5, yun yung gagamitin yung amps ng fuse na ilalagay. Kaya nalagay ko na lang dito is 15 na lang kasi yan lang ang meron ako. So bali ang kailangan natin dito is 15 amp fuse para dun sa ikakabit natin na accessory. Pakita ko naman sa inyo yung pagtatapa natin ng mga wiring. Nasetup ko na kasi yan dito sa ibabaw. Baklasin ko muna itong harapan. Itong dalawang balas natin, kakat natin to. Ito ang dalawa. Tapos kasamayan natin itong dalawang positive. Ito ang dalawang negative. Ito naman yung SPST relay natin. Ayan. Itong 87 ng relay, ito. Dito natin kakabit yung dalawang positive ng TR50, yung galing sa balas. So, dalawang negative papunta sa ground. Tapos itong galing sa solenoid, yung dalawang positive tsaka dalawang negative, pagsasamahin din natin. Tapos itong dalawang negative papuntang ground, itong dalawang positive, kukonnect natin dito sa high beam wire. Yan. Naka-prepare na yan. Para pag nag-high beam tayo, matitrigger yung solenoid para bumaba yung flap para mag-activate yung high beam natin. Ito naman color green at orange na to. Ito yung linya ko ng common at normally open ng gagamitin kong switch. So itong normally open ng switch, papunta yan sa number 85 or 86 ng relay. Pwede magkapaligtad. Tapos yung katapat niya papuntang body ground. Tapos itong common wire natin na kulay orange, papunta yan sa ignition or accessory wire na naka-fuse stop. Tapos itong number 30 ng relay natin, papunta siya ng positive ng battery na may fuse din. Pag naglalagay pala ako ng relay yan, hinihingin ko siya.
para mas maganda yung flow ng kuryente. So ayusin ko muna yung wiring, pagka nakabit ko na, balikan ko kayo. Na, nakonect ko na yung mga wirings niya, ito yung balas natin. So yung positive natin na dalawa, papuntang 87 ng relay, ito. Tapos yung negative, papuntang negative, ito. Ito naman yung solenoid natin, yung dalawang negative, papuntang negative. Yung dalawang positive, papuntang high beam wire, ito. Tapos ito ko nilagay yung relay. Ayusin ko pa yung pwesto niyan. Babalutin ko muna siya ng electrical tape. Ano, okay na, na-sort ko na yung mga wiring. Ito yung relay, electrical tape na lahat. Binutasan ko na lang dito sa fairings para tagusan dito yung wire ng dalawa nating TR50. So, diskarte nyo na lang, depende kung anong motor na pagkakabitan nyo. So ngayon ang ilalagay ko dito ang amp fuse is 25 amperes. Bali 15 para dun sa auxiliary light natin, tapos 10 amperes para dun naman sa amp draw ng dual horn. May naka-install kasi ako dito ang dual horn. Pero kung paghihiwalay nyo ng linya yung positive, isang 15, isang 10. Tapos ito naman yung ignition natin via fuse stop, 5 amperes lang. Yung relay natin, maliit lang ang draw. Tapos maliit lang din yung draw nung solenoid natin, kaya okay na yung 5 amperes. Tapos yung mga wirings ko naman na negative, ito, na-direct sa negative ng battery. Ito pala yung gamit kong on-off switch, yan, yung idling stop. Start natin para makita nyo yung stock headlight, or nakaano na ako pala, Osram T19. Low beam ng Osram T19, tapos high beam ng Osram T19. Low beam, high beam. On natin yung auxiliary light natin gamit to. On. Yellow, low beam, lakas no? High beam. Yan. Tapos tatlong kulay yung pwede nyong pagpilian dyan. I-on off nyo lang to. Para nagsa-cycle siya. So off, on, white na siya. Tapos may high beam din syempre. High beam, low beam. Tapos on off ulit natin is warm yellow or warm white yata. Yan, parang mix siya ng white at yellow. Tapos may high beam, may low beam. Tapos yun ulit yung yellow. Ayan. Pure yellow. Ang ginawa ko pala, in-adjust ko lang siya dito sa level ng headlight na mas mababa siya ng kaunti. Feeling ko kasi masyadong mataas pagka pinantay ko. Although yung headlight nitong motor ko is nakasagad na siya ng tungo. Pero matetesting ko pa yan sa kalsada mismo syempre. On natin yung auxiliary natin. Boom. Lakas no? Tinanong ko pa yan kanina, mas mataas yung buga niya eh. Feeling ko nakakasilaw eh. So gawin natin siyang white. Yan. One off lang. Ito na nagustuhan ko dito eh, yung pwede kang pumili ng mga kulay. Pwedeng yellow, pwedeng white, pwede rin yung mix ng yellow at white. Yan, mas makapakinabangan ko yan kasi minsan, pansin ko ah, pagka imbawa umuulan tapos sa asfalto yung kulay black. Kapag kulay white yung ilaw mo, parang nagbe-blender, parang nakaka-cancel siya ng patak ng ulan. So di masyadong kita. Ngayon, pwede ko siyang palitan ng ano, ng yellow. Lakas oh. Tinanong ko pa yan ha. Kasi kanina masyado mataas eh. Yung mas mababa ng konti sa headlight. Binabaan ko pa siya para hindi nakakasilaw sa kasalubong. Makikita mo naman yan. Pag ginagamit mo na sa biyahe kung makakasilaw ka ba o hindi. I-adjust mo lang siya na maayos para hindi ka makakasilaw sa kasalubong. Ito, walang street lights oh. Tingnan nyo naman kung gaano kalakas. Pero pagka naka-off yan, sobrang hina. Ito, warm white natin, sakto lang. Tapos try natin yung high beam. Oh, ayun, mas malakas. May kasalubong, off ang white, ang high beam. Naka, hindi ka makakasilaw. Walang kasalubong, high beam. Yun. Gawin natin yellow. So, ito mga bi-LED projector, yung mga bi-xenon, yung mga ganyan. Usually sa mga ano to ginagamit sa mga kotse, nire-retrofit nila sa lagayan ng stock headlight. Parang ito yung ginagamit nilang headlight. Kaya malakas talaga to. Isipin nyo naman 50 watts, tapos yung lakas talaga eh. Ibang iba sa MDL kung yun ang gagamitin, mas malakas talaga. Si JC pala nagre-retrofit yan ng mga ganitong ilaw sa mga ano, scooter pwede. Bawa Honda Click, Honda Beat, or kung anong motor, BCX, ganyan, ADV, nire-retrofit niya sa headlight niya mismo nilalagay. Asipin niya, ganyan kalakas yung headlight niya na dalawa. Parang ganyan din yung mangyayari kapag pina-retrofit niya or nagpa-install kayo ng ganyan kay JC. Although ito, pwedeng gamitin na ano na lang, yung parang auxiliary light, na kaya okay din to. Hindi mo na ipapa-retrofit mismo sa headlight. Pagka naman ganito na maliliwanag, parang bawa, naghihintay kayo sa mga stoplight. Pwede nang i-off.
Kailangan pala yan, meron yung on and off switch kasi yun yung nasa guidelines ng LTO. On natin. Yellow. Ganda oh. Pero para mas gusto ko yung white. No, ayan, white. Magawa nating mix. Ayan, mix na lang. Sakto lang yung tuto ko. Pansin nyo. Hindi siya nakakasilaw. Lagay ko na rin yung link nyan sa description or comment section. Shopee link. Pwede nyo ma-order yan kay JC LED. Tapos yung mga materials na ginamit ko, yung mga relay, yung mga fuse top, yung mga inline fuse, automotive wire. Ayan, lagay ko lahat sa description para kung gusto nyo magkabit or gusto nyo magpakabit, bumili na lang kayo ng materials. Tapos kayo na lang bahala. So thank you bro JC sa pagpapadala nitong Epic Star TR50. Napaka solid ang lakas. Siguro kung matripan ko na ilagay kay ADB to, pwede no. Parang mas maganda sa long ride eh. High beam natin. Kitang kita oh. Wala pa kasing crash guard sa ADB kaya kaibit ko siya nilagay para nakaready na agad yung kabitan niya. Okay naman kaibit eh. Ganda. Tsaka luma na rin yung MDL nito eh. Parang 2020 pa yata. Okay, yung bigay sa akin ni JC dati na MDL. Yung una niyang binigay. Pero hanggang ngayon gumagana pa yun. Tinanggal ko lang kasi binigyan niya ako nito. Nitong TR50 na napakalakas. Paigot-igot lang kami ni OBR dito. Para lang mapakita ko sa inyo ito ng gabi. Paka solid. Epic Star TR50 from JC LED. So yung itsura niya pagka yung naka-off. Pag naka-on, yan, lakas oh. Solid.